Latest fight ng Pinoy sa Amerika at potential Crawford versus Thurman. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kaduelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Munting Sports Channel. Maraming salamat po. Per Showtime President Steven Espinoza, mga kaduelo, there is a possibility na ang sinasabing rematch sa pagitan ng current undisputed welterweight champion pound for pound king Terence Bud Crawford at former unified welterweight champion Errol Spence Jr. ay di mangyayari by the end of this year. Most probably raw sa susunod na taon na. For Espinoza, kailangan daw muna magpahinga ni Spence. Statement na inieko naman ni Bud Crawford, as in, Errol daw needs rest at kailangan daw nitong magmuni-muni muna bago finally magbalik sa ibabaw ng lona. So if di mangyari ang rematch between Spence and Crawford by the end of the year, and di rin available ang current undisputed super welterweight champion Jermell Ironman Charlo dahil sa duelo nito against current undisputed super middleweight champion Saul Canelo Alvarez, posible raw na ang nakasagupan noon ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao na si former unified welterweight champion Keith One Time Thurman ang papalit in the absence of Spence to face Bud Crawford. Marami naman na nagkomento na wag na lang si Spence kundi ang undefeated and current IBF interim welterweight champion Jaron Boots Ennis daw ang dapat sagupain ni Crawford. Pero sa isang interview, sinabi na ni Bud na fighting Boots is a lose-lose situation and won't make him a good payday raw dahil di pa ganun kasikat si Boots. If matalo rin doon niya si Ennis, people will just say raw na inexperienced pa kasi ito. Boots may be a better fighter than Thurman, pero Thurman, business-wise, can sell more kumpara kay Boots dahil sa established na nitong pangalan at magaling din sa trash talkan, kaya mas magiging mabenta ang laban. And at this stage of Bud's career, mga kaduelo, dahil selyado na raw ang kanyang legasya sa mundo ng boxing, he wants fights kung saan mas malaki raw ang makukuhang kwarta. Kaya nga, willing siyang palagan o willing siyang hintayin ang current WBA regular lightweight champion, 3-division titleist Gervonta Tank Davis kung gusto raw talaga nitong umakyat at sagupain siya dahil big money fight daw ito. Kung legasya lang ay ang Charlo fight na lang ang tingin niya kulang where he can dominate another division. May mga nagkomento naman na if mangyari ang Crawford versus Thurman, posible raw mas maganda ang ipapakita ni Thurman against Crawford kumpara kay Spence na dinomina winalist ni Crawford all throughout sa bakbakan. Sa ibang banda, lumaban po, mga kaduelo, ang ating kababayan na si Jeronel Bores sa undercard ng laban sa Amerika sa pagitan ni two-time world champion Emmanuel Rodriguez at Melvin Lopez for the IBF Bantamweight Championship. Kalaban po ni Bores ay bantamweight contender na si former NABF champion Damian Vasquez. Grabe ang tututo na bakbakan ni Bores and Vasquez, mga kaduelo, kung saan lumalamang po sa puntusan ang ating pambato sa scorecards ng mga hurado within 5 rounds, with Bores imitating pa the legendary Roy Jones Jr. Kaso unfortunately, mga kaduelo, nanalasa si Vasquez sa 6th round at pinabagsak ang ating kababayan ng 3 beses in row to a 6th round stoppage victory pabor kay Vasquez. Ito po ang remaining knockout highlights, mga kaduelo. Sa main event naman, mga kaduelo, between Rodriguez at Lopez, panalo po si Rodriguez via shutout unanimous decision over Lopez at pinabagsak din niya si Lopez ng 3 beses. Dahil sa resulta, si Rodriguez na ngayon ang bagong IBF Bantamweight Champion.